Rainbow. Ay, hindi. Kala ko ano? Akala ko Rainbow yung na-hatch ko. Yung pala talaga yung pangalan niya. At dahil nakakuha tayo ng huge big mascot, feeling ko suswertein tayo eh. Baka naman. Baka naman. Sabi ko, Preston, baka naman. Kamusta kabarkada? Tayo po'y nagbabalik sa Pet Simulator X dito sa Roblox, mga kabarkada. At nag-update na naman po si Tito Preston, mga kabarkada. At nung nakaraan, ito po yung Giant Piñata. Pero sa ngayon, meron na naman pong dinagdag na Fiesta Maze. So mamaya, titingnan ko yung website ni Preston kung ano pa yung mga nadagdag sa update na to. Pero panigurado, meron na naman pong panibagong huge pet ngayon. Oh my goodness. Pero syempre, bago po tayo magsimula, mga kabarkada, kailangan po muna natin gawin yung mga routine ko sa buhay. Siyempre, ayusin muna yung daycare, mag-claim-claim muna tayo ng mga kailangan natin i-claim bago tayo sumabak sa panibagong update. Panigurado lahat kayo, ganito din ginagawa nyo, no? Lagi kayo napunta sa daycare kasi siyempre, sayang naman yung pagkakataon na makakuha ka ng huge Meboy na spaceship tsaka itong huge machine egg. Ah, dito pala nakukuha yung, ano, goblin? Oh! Nung mga nakaraang update pala, hindi ko pala nagawa yung Yujatron, ano? O nga, ano? Kaya pala hindi ko alam kung saan nakukuha yung goblin. Dito pala nakukuha yun. So, kailangan ko pa ng konting mga points para magkaroon itong huge machine egg. At merong 1% na, ano yan? Kraken? Kraken ba yan? Bakit ang mahal naman ng huge machine egg na to? 62 billion? So, kung mapapansin po ninyo, mga kabarkada, naging busy po ako nitong mga nakaraang araw. Meron na po ako naipon na 5,910 points. Ibig sabihin, malapit na po natin makuha itong one pet slot. Tapos, ang isusunod ko naman ay itong hoverboard. Pagkatapos ng hoverboard, isusunod ko na itong booth. Tapos, isusunod ko itong pet storage. Oh my goodness. So, meron din panibagong exclusive jelly egg. Oh! Tapos meron tong jelly comes with a coin in... What? Ano to? Bakit may jelly, 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 jelly siya? Ano ibig sabihin ng jelly, jelly, jelly? So ito exclusive pet. So kapag bumili ko, magkakaroon tayo ng mga exclusive pet. Or magkakaroon tayo ng huge or titanic. So bilhin muna tayo ng 10. Siyempre itetest muna natin kung anong meron sa mga huge na to. O tingnan natin, tingnan natin, tingnan natin. Bigyan nyo ako ng malupet, bigyan nyo ako ng malupet, bigyan nyo ako huge. Wala, hindi ako binigyan ng huge. So mukha talaga silang jelly. Ano, tapos nag-ano pa talaga sila. Yung parang nagba-bounce-bounce. So nakakuha ako ng rainbow, di ba? Asan yung rainbow na nakuha ko? May nakuha ako rainbow, asan nyo? Ito, rainbow jelly corgi. Oh! So, isa sa mga nadagdag ngayong update, mga kabarkada, ay itong maze. Maze pa ba ito? Kasi technically, pwede namin makita sa ibabaw. Pero, kung titingnan nyo naman, may daan naman talaga siya. Ang maganda dito, marami kang mauuwan gems. So, kada isang chest, 300,000 gems ata. Oh, grabe naman yan. Grabe naman yan, gems na yan. Ang sarap naman yan. Kaso may oras lang ata ito. Isang oras lang ata ito. O, diba sabi ko sa inyo, hindi kayo maliligaw, oh. Oh? Eto na kaagad yung dulo. Pwede ka na mag-hatch dito. Oh! Hatching pala to at diamonds! Oh! Kaso every 4 hours mo lang ma-access to katulad nung sa may Clover update sa pagkakaalam ko. So, worth it pa ba sirain to mga chest na to knowing na alam mo yun, mas magtatagal ka pa sa pagsisiraan ito kaysa nag-hatch ka na lang. Kung mag-hatch man ako dito, mas maganda kung sa hardcore ako mag-hatch kasi medyo nag-experiment ako mga kabarkada. At pansin ko na mas mataas talaga yung chances sa hardcore eh. Parang mas magandang mag-grind sa hardcore ng mga ganyang klase ng mga huge. At isa din po sa mga bago ngayong update, mga kabarkada, ay itong huge big mascot. Oh my goodness! At syempre, nakakuha po tayo ng isa, mga kabarkada. At nakukuha po ito kapag meron kang account na nakasali sa big games na group, tapos meron kang 1% para makakuha nitong huge na to. Kuya Sly, legit, secret. Kung mapapansin nyo naman po, mga kabarkada, sinuwerte po ang Kuya Sly ninyo kasi meron po ako si kwentang alt account na sa ngayon kasi technically binago na ni Preston kasi nung nakaraan, nung mismong update, mga kabarkada, pwede kang gumawa ng maraming account. Ngayon, bawal ka lang gumawa ng maraming account tapos i-join mo siya sa group, hindi na siya gagana. Ang gagana na lang ngayon kapag 7 days na mahiget yung account mo, tsaka lang ka magkakaroon ng chance magkaroon ng huge big mascot. At meron po ako si kwenta, mga kabarkada, na syempre 10 months na po siyang
active or 10 months na siya nung ginawa ko. So ito yung ibig sabihin, pasok siya dun sa 7 days. At sa 50 po na account na yun, mga kabarkada, 20 po dun na nakalimutan ko na yung password. Kaya 30 na lang ata yung nagamit ko, mga nasa 25. At sa 25 na yun, mga kabarkada, nakakuha po ako ng isang big mascot. Oh my goodness! Napakaswerte ko naman! Ito na talaga yung totoong libreng huge na wala kang kailangan gawin kundi sumali sa group nila. Pumipiyok pa ako. So ang tanong ngayon, mga kabarkada, how do you like the jelly pets? Yung mismong jelly pets lang ba yung tinutukoy niya o yung jelly update? Kasi kung itong mga jelly pets na ito, hindi ko alam. Kasi hindi pa ako nagkakaroon ng huge preston. So paano ko malalaman? Siyempre, try natin ulit, di ba? Try natin, malay mo makakuha na ako ng huge, di ba? Malay mo lang naman. Baka naman preston. Kung makapansin nyo, nag-grind na po ako, mga kabarkada, para dun sa mga panibagong mythical. Kung makapansin nyo, meron na kaagad ako shiny hardcore mythical rainbow na sombrero corgi. At kung makapansin nyo, sobrang dami ko ng legendary tsaka mga mythical na bago. At gagawin nating dark matter lahat yan. At siyempre, kung napapansin nyo, nasa hardcore na po akong nag-grind, mga kabarkada, kasi mas mataas talaga yung chance makakuha ng huge dun. Base sa akin, hindi ako sure kung totoo yung theory ko, pero theory ko yun, kaya gagawin ko siya. May tiwala ako sa sarili ko. So try natin magbukas ng 8, at dahil nakakuha tayo ng huge big mascot, feeling ko suswertein tayo eh. Baka naman. Sabi ko, Preston, baka naman. Ang tanong ngayon, sapat na ba ito para makabili ko ng panibagong huge machine egg? Yes, sapat na. Oh my goodness. Gusto ko sana magkaroon ako ng panibagong huge na kraken. Baka naman, wag mo na ibigay sa akin yung goblin. Hindi ko gusto yung goblin na yan. Baka naman, hindi ko gusto yung goblin. Please, please, hindi ko gusto yung goblin. Please, hindi ko gusto yung goblin. Wag mo bibigyan ng goblin. Uy! Rainbow! Ay, hindi! Akala ko rainbow yung na-hatch ko. Yung pala talaga yung pangalan niya. So, habang hinihintay ko yung maze, mga kabarkada, isa sa mga gusto ko sanang gawin ay magbenta ng mga huge pets. Kasi, bukod sa wala na akong gems, hindi ko naman kailangan yung mga huge pet na to. So, magandang ibenta na lang sila. At actually, kailangan ko rin bumili sa auction, mga kabarkada, kasi isa to sa mga quest. So, kailangan ko tapusin yung quest para magkaroon na tayo ng hoverboard at the same time yung plus one na equip pet. Merong huge sombrero chihuahua. So, ito yung bago. Binibenta siya ng 125 billion. Napakamahal naman yan. So, tatry ko magbenta nitong huge hellrock na evolve. Bibenta natin siya ng 100 billion. So, ilalagay ko na yung 100 billion kasi marami na nai-scam ngayon sa trading plaza. So, lagay na natin yung mismong pinaka-minimum price. Kasi balita ko, sobrang daming nai-scam ngayon sa auctions kasi yung mga nagbebenta sa auctions, di ba nilalagay nila piso? So, may nagka-crash down ng server tapos parang nabibili nila yung mga huge pet ng piso. So, alam nyo na, may mga ganun talagang tao, hindi natin maiiwasan. So, magbebenta na rin ako ng mga huge pets tulad itong huge chess mimic. Kung makapansin nyo, ibibenta natin siya ng 110 billion. At may nagbid sa ating malupitang evolve. Oh, may bumili din sa ating, oh my goodness. Kumikita ang pangkabuhayan. So, may nagbid ng 110 billion. So, sana taasan pa nila kasi 150 billion yung mismong presyo nito. Nice! May nagbid ng 150 billion. Okay. So, okay na ako dun. Okay na ako dun sa presyo na yun. Baka pwede nyo pantasan. Pero okay naman na ako dun. Mabibenta ba? Uy, may nagdagdag. 152. Sige, mag-away kayo dyan. Tama yan. So, try ko pa magbenta pa ng mga huge pet. So, halimbawa, itong huge cyborg capybara, ibenta natin siya ng 200 billion. Ilalagay ko lang sa gitna yung presyo ko para hindi masyadong mahal at hindi rin masyadong pura. So, halimbawa, ito, 132. So, lagay natin 130 billion, diba? Very easy. So, syempre, try na rin natin tumingin ngayon sa gift. So, free na lang po nakakasawa na mag-pet sim. So, maraming salamat, Reynaldo. Oh my goodness, thank you very much. Napapadalas na yung mga nagbibigay ng huge pet sa akin ngayon, ah. Keep my first huge, kuya, kasi na-scam ang aking dalawang huge. Ooh, wag mo na ibigay sa akin. Ba't mo pa ibibigay sa akin? So ito, walang nakasulat. So panigurado, bibigay niya ata sa akin to. Pero hindi ko tatanggapin kasi walang nakasulat. Uy, nabenta ng 167 billion yung isang evolved hellrock. Pwede na rin, hindi na masama. So sabi naman ni Next, my first huge sa'yo na lang, kuya. Naku, bakit mo naman ibibigay sa akin yung first huge mo? Wag naman ganun. So maraming salamat sa mga nagbigay, mga kabarkada. At isa sa mga gagawin ko sa mga binigay nyo ay gagawin ko silang evolved.
At isa din sa mga balak ko mga kabarkada, magkaroon ng lahat ng mga huge pet na meron dito sa Evolve. So meron tayong 20% chance ng huge Evolve hack cut, tsaka 20% chance ng huge Evolve pixel cut. So what if binawasan ko siya ng Hellrock tapos nilagyan ko ng pixel cut? So, or bawasan ko pa ng isa pang Hellrock tapos lagyan ko ng... Actually, wala na pala akong pwedeng ilagay pa. Ito sanang hack cut, kaso teamwork kasi sayang eh. Pinag-iisipan ko pa. Ano makukuha ko? Bigyan mo ko ng pixel cut. Kailangan ko yung pixel cut. Gusto ko makolect yung lahat ng mga huge na mayroon dito. Bigyan mo ko pixel cut. Dali. Pixel cut. Ayun! Pixel cut nga yung binigay. Nice! Oh my goodness! So ilan na lang ang hindi ko pa nakukuha dito. Ito atang King Cobra, hindi ko pa nakukuha. Kaso teamwork kasi yung mga cobra ko, so hindi ko mabigay eh. So pwede pa ako maglagay actually ng apat na ganito or tatlo. Tapos ito. So 100% Hellrock, 60% na Rainbow. Iririsk ko ba? Pero malay mo, gusto ko magrisk paminsan-minsan. Kaya nga nakaka-enjoy minsan magrisk eh, diba? Kaya ganyan yung pet sim, kailangan mo rin magrisk. Kailangan mo sumugal. Hindi rainbow. Nalugi pa nga ako. Hindi rainbow yung binigay. Oh my goodness. Akala ko naman ibibigay sa akin sa 60%. So nag-grind ako mga kabarkada para dun sa panibagong mga mythical tsaka sa huge pet. At napansin ko na wala pala ako sa hardcore. Sa hardcore ko nga ginagawa to. Kasi feeling ko mas mataas yung chance na makakuha ako ng huge dun. Kasi tatlong beses ko nang sinubukan at tatlong beses na ako nakakuha ng huge. Yun yung huge ha, huge error cut. Dalawang beses ako nakakuha dun. Tapos yung isang Easter. Nakakuha ako ng isang piraso dun sa hardcore. Kaya feeling ko talaga mataas yung chance ng huge sa hardcore. Kaya sa hardcore ako magpo-focus, mag-grind. At kung mapansin nyo, kinikip ko na rin po yung mga legendary para magamit ko sila sa quest. At speaking of quest, medyo malapit-lapit na ako sa 6,000. 10 points na lang po ang kailangan ko. At actually, pwede ko nang bilhin yung hoverboard na to. Kaso ang gusto ko muna unahin, itong pet slot. So kailangan ko ng 7,500. So mag-grind na talaga ako para makuha ko na yung pet slot na to. 1,500 na lang kailangan ko. Technically, 1,510 ang kailangan kong points. Oh my goodness, malapit na. Pero syempre, isa sa mga ginagawa ko ngayon mga kabarkada, ibinibenta ko na po yung mga huge pets ko para magkaroon ako ng gems. Kung makapansin nyo, meron na po akong 2.5 trillion gems at yung ibang huge pet ko dito ay nabawasan na po. Kung makapansin nyo, nawawala na yung iba. At actually, andito pa ata yung prototype. Ay hindi, nabenta ko na ata. Ay oo, nabenta ko na yung prototype, so wala na siya dito. At actually, sa pagkakaalam ko, marami pa ata akong kailangan gawin sa trading plaza. Ito, ayun o, buy 19 pets at the auction. So kailangan ko pang bumili na 19. Alam ko mayroon pa dito mga auction. Ito, yung huge machine. Di ba ginamit ko na kanina yung huge machine? Di ba ginamit ko? Bakit hindi ko nakuha to? Weird. So kailangan ko pang gamitin ulit? O baka, ano yan, huge machine 3 times, 2 times? Hindi ako sure, pero try ko ulit gamitin. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating Pet Simulator X episode. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Paalam!